So ito nga pala yung ticket ko kasi pupunta kami ng Jerusalem, Israel. So pinagbigyan ako ng amo ko na makapag-day off ng isang araw at pinag-excursion ako. So ito yung chance sana makapunta ako ng Jerusalem, Israel para masilayan o makita kung saan 2,000 years ago is nandun pala si Jesus Christ. So ayan, nagtatrabaho din ako that time. So meron akong hawak na lollipop na number 20 para hindi rin mawala yung mga pasahero namin. So tulong ko na rin yan sa tour guide. So by the way, medyo mahaba yung biyahe namin dito, Manila to Baguio. Ganun kalayo, pero walang traffic dito. So tuloy-tuloy lang siya. Para siyang NLEX. Kabaliktaran lang sa atin, NLEX is nata-traffic pa din. So dito naman, tuloy-tuloy lang. So nakakabagot yung biyahe din dito. Tapos in that time is wala naman din akong dalang pera. So as in talaga wala. Gutom, tsaka wala din akong dalang tubig that time. Kaya yun din yung parang disadvantage ko na nalimutan ko. Sana man lang nakapagdala ako ng baon na Sky Flakes at kahit pa paano isang boteng tubig. So yun lang. Sobrang haba ng biyahe ko. Hindi ko na namalayan, tinulog ko na lang din that time. So ayan, nakarating na kami ng Jerusalem. So naghahanap lang kami ng parking. Pero ito yung isa sa mga pinakamalupet na nakita ko dito. Grabe, medyo tumayo yung balahibo ko that time. Kasi ayan, nakikita nyo. So may mga ibon na lumilipad. Ewan ko kung ibon yan, lumilipad na yan. So ito, makikita nyo. Ayan, mga ibon na parang umiikot o lumilipad. So may kita din dyan yung Dead Sea daw. Matatanaw din daw doon yung Dead Sea. So ayan, naglalakad na kami papunta sa buffet area kung saan kami kakain. So free yan, kahit papano naman is makakakain ako. Kasi nga 6:15 AM yung meeting point namin that time. Tapos wala pa akong kain, wala pa din akong inom. Para ako nag-fasting. So ayan, makikita nyo, buti naman at kahit papano ay may mga ganitong pagkain na talagang makakain ka na at mabubusog ka na rin talaga. Kasi nga after nyan, mahaba-habang lakaran din yung mga mangyayari sa amin. So sobrang init din that time dyan at parang Pilipinas din yung init dyan. So pinagkaiba lang, medyo di ka pagpapawisan dito. Yun lang yung pinagkaiba niya sa atin sa Pinas. Parang maalinsangan sa atin dyan sa Pinas. So ayan, papunta na kami ng Via Dolorosa kung saan nanggaling nga si Jesus dito. Basta pinuntahan niya daw ito lahat ni Jesus. So ito yung pinaka famous nila na kung saan hiniga si Kristo or si Papa Jesus sa Stone of Unction. Ayan, ayan yun yung hinigaan niya. So nawakan ko lang. So at least na feel ko para akong bumalik sa 2,000 years ago kung saan nakapunta or nandito si Jesus. So yung spot naman na yon is doon daw nilibing si Kristo ayon sa National Geography. So yun yung mga nabasa ko sa history. So search nyo na lang sa Google guys. And comment down below if I'm wrong. Correct me, ha? So yun lang, at ito yung Via Dolorosa. So ayan, yan yung isa din sa mga famous na nilakaran daw ni Jesus that time. Dahabang dala-dala niya yung cross or pasan-pasan niya. So ito naman yung Western Wall. So ayan, yung Western Wall kung saan nalimutan ko na. Basta that time kasi is halos 1 week na rin nung nakarating ako dyan. Kaya medyo nalimutan ko na siya guys. So follow for more and don't forget to subscribe sa aking social media. Sa YouTube and TikTok and Reels Facebook. Peace out.